welcome to my channel. Kapag bibili ng gamit sa bahay, parang imposible naman na mabili mo lahat ng gamit na kailangan mo ng isahan lang. Kadalasan kapag pupunta ka sa mall, yung mga gamit na makikita mo mahal, kung hindi naman, hindi sakto sa theme ng bahay na gusto mo. Kaya ang ginagawa ko, unti-unti lang ako namimili, nagka-canvas akong mabuti, tapos pupunta ako sa iba't ibang mga mall. Kadalasan nagpupunta ako sa SM Department Store, Mega Mall yun, tsaka Cubao, Robinson's Department Store, tsaka sa Trinoma Department Store. Papakita ko yung mga pinamili ko sa inyo para kung sakaling naghahanap kayo ng ganon, alam nyo kung saan pupunta at tsaka kung magkano. Hindi sobrang dami kasi ganun nga yung ginagawa ko unti-unti, pero sana meron kayong makuhang tips sa video na to. So let's start with my haul video. So, unang binili ko ay halaman dahil nga sa condo ako nakatira. Naisip ko kapag mayroong halaman sa loob ng bahay, parang mas maaliwalas tsaka yung hangin mas lilinis. So, ang tawag nito sa gantong halaman ay selum. Ito ay tropical plant siya. So, kahit na hindi masyadong madami yung tubig, okay lang. So, ang binili ko ay dalawa. So, nabili ko to sa farmer's garden. So, pag pumunta kayo sa farmers, yung area doon malapit sa call center, meron doon isang bilihan ng mga halaman. Sobrang daming mga pagpipilian. So, itong halaman, 150 pesos kada isa. Isang bungkus na yon. So, isang grupo, 150. Tapos, itong rattan, dun din yon sa Farmer's Garden, 150 pesos. Pero natawaran ko ng 120 pesos. Ito namang nasa ibabaw. Ang tawag ito, moss. Para siyang damo. Nailalagay mo sa ibabaw para yung lupa, hindi tumapon, tsaka hindi madumi. Pag malayo, para siyang fake. Kasi diba yung mga fake na halaman, meron parang moss sa ibabaw. Itong moss, mabibili mo siya ng parang 10 pesos or 15 pesos. Isang plastic. Madami na yon. Ito lahat na nabili ko sa SM Mega Mall Department Store. Maganda kasi doon, malaki. Tapos, magaganda yung gamit. Kapag mag-ikot-ikot ka lang, makakakita ka talaga. So, unang nabili ko, itong pang-dekorasyon na candle holder na rose gold. Nabili ko to ng 399 pesos. Set na yan. So, ito yung stand. Tapos, meron na siyang kasamang candle holder para kapag nag-light ka ng candle, safe naman. Itong photo album. Maganda kasi dito. Isang set na yan. Tapos, sobrang mura. Dalawa to, 149 pesos, dalawang piraso. Ang maganda pa niyan, yung loob niya, ang daming mga pwedeng lagyan. Parang 75 pieces ata na pictures ang pwedeng ilagay. So, ito nalagyan ko na. Ito lahat yung mga baby pictures ko. So, from childhood, ayan. So, dalawang set yan. Isang puti, tapos isang pink. Hindi pwedeng mamili kasi nakapack na siya. Gusto kong theme sa banyo kasi nga gray yung tile. So, gusto ko yung mga gamit gray. Tapos, may touch ng pink. Nagulat ako nung nakita ko to sa department store. Sobrang mura. 195 pesos lang. Tapos, madami ng laman sa loob. Itong basurahan na pwede mo din gawing lalagyan ng tubig kung gusto mo, linisin mo lang. So, meron siyang kasamang soap dish. Meron na nitong parang may pump, so pwede mo siyang lagyan ng lotion, shampoo, sabon. Merong baso para sa pang-toothbrush. Meron din itong toothbrush stand na para sa limang piraso ng toothbrush. At ang huli na, ito nga na pwede mong gawing basurahan. Basurahan siya talaga, trash can. Pero kung gusto mo lalagyan ng tubig para mag-ipon ka ng konti, pwede din. So, 5 pieces, 195 pesos. Sobrang ganda ng quality niya. Hindi siya yung mukhang cheap na parang galing sa palengke. Maganda. Maganda yung pagka-plastic niya. Bumili din ako ng upuan. Kapag kasi naliligo ako, gusto ko nakaupo para hindi ako nangangawit. Tapos kapag nag-shampoo, nag-toothbrush, or nag-ihilod, para mas maabot ko ng mabuti. So ito, 139 pesos. Gray din yung kulay para mag-match sa theme ng banyo. At ang huling binili ko na, itong multi-purpose extension rod. Tension rod din ang tawag dito. Itong isa, 399 pesos. Sa Ace Hardware pala to, hindi sa department store, pero connected lang naman siya. So ito, pwede mo siyang gamitan ng clothes, curtain, shower curtain, tapos na-extend to. Ang maganda kasi dito, kung umuupa ka lang ng bahay, tapos kailangan mo magsabit, magsampay, or shower curtain, hindi mo na kailangan magbutas or magdrill. So ito, may spring to sa loob. So kapag nilagay mo kaliwa kanan sa dingding, kakapit na siya dyan, tapos matibay naman. So yan lang lahat ng nabili ko sa SM Department Store. Madalas kaming mamili sa Walter Mart sa Muñoz. So, ito naman yung mga nabili ko sa Japan Home Center sa Walter Mart. Una, nakabili ako ng dishwashing liquid. So, ito, 66 pesos lang. Tapos, sobrang laki. Kasi, di ba yung mga Joy, ang liit-liit lang. Tapos, ang mahal-mahal. So, ito, nung inamoy ko siya, sobrang bango niya. Amoy apple. Meron kasing mga apple na nakakahilo. Parang sobrang amoy chemical. Ito, saktong-sakto yung pagka-apple niya. Try ko muna kung okay ba siya sa oil, sa mga malalagkit na pinggan. Tapos, update ko kayo kung okay siya. S
hook. Ito naisip ko para sa mga cabinet or sa mga bag pwede. So, bibili lang ako ng mas maliit pa na tension rod. Tapos, lagay ko sa cabinet. Gagawa ako ng video sa mga DIY na hacks sa closet organization. So, abangan yan. Ito, 2 pieces, 88 pesos. So, lumalabas 44 pesos lang kada isa. Hanging storage compartment. Nakakakita ko sa department store. Ang mahal-mahal. Ito, 188 pesos lang. Tapos, sakto pa sa kulay na gusto ko. Kulay gray. 10 piraso na yung loob niya. Ang pwede mo lagay dito sapatos, pwede ka maglagay ng pantalon, ng mga underwear, bra, kahit na ako, anong gusto mo. Ako nilalagay ko mga purse, so yung mga maliliit ko na bag. So sinabit ko siya sa loob ng cabinet. Tapos ang maganda, itong velcro niya, sobrang tibay. Kasi nung hinang ko siya, wala pang laman. Tapos nilagyan ko unti-unti ng laman. So ang dami kong nailagay. Tapos nung tinatanggal ko kanina, napansin ko, ang bigat pala niya, pero sobrang tibay nung pagkakadikit. At ang huling binili ko na sa Japan Home Center ay itong floor mat na 88 pesos lang. Yun nga lang napansin ko, meron siyang amoy parang goma na plastic. Medyo nakakahilo, so medyo worried ako kapag ma-inhale ng mga aso. Parang goma na amoy pintura, so lalaban ko muna para hindi nakakahilo. Pero yung design niya maganda. Ayan, parang naka-emboss yung print. Tapos, yung ilalim niya, rubber, so hindi slippy. Tapos, hindi din siya mababasa. So, yan, ang lahat na nabili ko sa Japan Home Center. Ito naman, sa Walter Mart Munoz ko pa rin nabili. Itong dalawa sa Mi, katabi yun ng handyman. Parang third floor ata siya ng Walter Mart. So, maganda kasi doon sa labas, parang mga damit lang. Pero kapag pumasok ka sa loob, meron pa siyang mga gamit sa bahay. May mga pang-dekorasyon na ang mumura. So, una nakabili ako ng isang set ng spoon and fork. Matagal na akong gustong gumili nito. Kapag may mga visitor ako, kadalasan ano lang, plastic spoon lang yung ginagamit namin. Gusto ko kasi sa spoon tsaka fork, yung plain lang talaga, yung walang design yung hawakan. Meron kasi akong mga nakakita na mga plain sobrang mahal. Meron ako nakita sa Trinoma dati na kada isang piraso parang 100 pesos. Isang piraso lang ng fork yun na. Iniisip ko baka tunay naman na pilak yun, kaya ganun kamahal. So ito, 4 na piraso siya. Manipis nga. Ay, 3 lang pala. Pero mura pa din. So yan ay 80 pesos. Ito naman sa Mi pa din, 179 pesos. Isang set ng storage box. Nagustuhan ko kasi dito, iba-ibang sizes siya. So tamang-tama kapag meron ako mga leftover na pagkain or mga pagkain na gusto kong i-keep. Yun nga lang, hindi siya tapon proof. So medyo maluwag lang yung takip niya. Hindi siya katulad ng mga lock and lock. So kailangan medyo maingat. Pero kung 179 pesos, parang okay naman na siya. So yan, isa, dalawa, tatlo, apat. Pinakahuling nabili ko na sa Walter Mart ay itong unan. So, meron kasi doon Home Plus yung tawag. Bilihan siya ng mga appliances, tsaka gamit sa bahay. Medyo mahal doon. Ito, nabili ko siya ng 800 pesos. Pero ang ganda kasi ng quality niya. Fine yung pagka-fur, mahaba, tapos pulido yung pagkagawa. Ito kasing gamit ko ngayon, nabili ko to sa Lazada. Hindi pulido, tapos parang himul-himul-mul na siya nung dumating. Ganun talaga yung style niya, himul-mul. Tapos sa loob, wala siyang fur. I mean, sa likod. Ito, harap, tsaka likod, meron siyang fur. Medyo mahal, pero maganda naman kasi talaga yung quality. Nung una nga, akala ko display lang kasi nag-iisa lang siya, tapos wala pa siyang price tag. Pero nung tinanong ko, binibenta naman daw, kaya binili ko na agad. So yan, lahat ng nabili ko sa Walter Mart. Ito namang mga to, hindi sa Walter Mart, pero sa Munoz Market, sa Palengke. So bumili ako ng dalawang set ng hanger. So ito ay 50 pesos. Last time, bumili ako 70 pesos per set. Sabi nung iba, mahal daw. So, ito naganap ako nung medyo mas mura. 50 pesos lang, tapos 12 pieces na. Kaya lang napansin ko yung quality niya, hindi masyadong pulido kasi meron pa siyang parang mga natirang rubber. Hindi naman nakakagasgas pero trabaho pa kasi kailangan pang gupitin. So, ito yung mga sobra. Kailangan pang gupitin isa-isa. Eh, 12 to, tapos dalawang dosena. So, 24 yung kailangan gupitin. Lahat ng hanger ko sa bahay, kulay itim lang. Ang pinaka-ayoko, yung hanger na iba-ibang kulay, lalo na yung mga nakakalat or nakasampay sa sampay, tapos makikita mo iba-ibang kulay. Parang nasa-stress ako pag ganun. So, mas maganda kung starting pa lang kayo sa bahay. Kung meron kayong bibili na hanger, at least isang kulay lang para hindi masyadong cluttered tignan, tsaka hindi magulo sa mata. Tape measure. Binili to ng mami ko kasi madalas ang susukat ako ng mga bintana para sa curtain, ganyan, para sa mga mesa-mesa. Yun talaga yung obsession ko ngayon, magsukat ng mga bagay-bagay sa bahay. So, ito, 10 pesos lang naman siya.
Tingin ko naman accurate yung sukat niya. Tumitingin kasi ako sa mall, nakita nung mami ko, eh sobrang mahal nung gusto kong bilhin. Yung ano talaga, yung para sa mga construction worker talaga, eh sobrang mahal. Ito at least pang beginner lang naman, 10 pesos. Ito namang mga to, nabili ko sa Trinoma Department Store, so sa Landmark. Doon talaga sobrang favorite kong bumili kasi ang daming choices, tapos ang mumura, basta mag-ikot-ikot ka lang. So ito parang sa bagong kasal kasi mga gamit pang luto, mga rice cooker. Pero yun kasi yung na-realize ko talaga nung naglipat ako ng bahay tapos solo ako. Dati kasi gusto ko ng mag-asawa, eh hindi siya nagkatotoo, so lumipat na lang ako mag-isa. Na-realize ko na minsan pala may mga bagay na hindi mo na kailangan hintayin. So kung meron kang gusto, di gawin mo na lang mag-isa. At least wala kang pagsisiyan in the end, di ba? Gino ko nga yung kaibigan ko noon kasi nga nakabili na ako ng halos lahat ng gamit sa bahay. Meron na akong ref, washing machine, pati paso. Sabi ko meron na ako. So sana naman yung mapapangasawa ko, sing-sing na lang sa kanya. Sana naman okay na yun sa kanya. Pero syempre, joke lang yon. So ito, pinakauna kong nabili ay itong Omega Lexi na aluminum saucepan. Isang piraso niya ay 429 pesos. Mura to, pero hindi naman siya pang matagalan. So, yung mga ano lang, for beginner lang, bumili ako ng isang maliit, tapos isang malaki. Kasi mag-isa nga lang ako sa bahay, so kapag kailangan ko lang magluto ng konti, mga noodles, or konting mga may sabaw, dito ko lulutuin at least, hindi sayang sa hugasin, tsaka hindi sayang sa gaas or kuryente. Sunod naman, ito, bumili ako ng mas malaking saucepan. Nakakatuwa kasi naka-sale siya. Dati, 939 pesos. Naka-sale siya ng 752. Hindi din siya masyadong pang long-lasting na brands. Naisip ko, pag medyo tagal-tagal, pag sanay na ako talaga sa bahay, doon na ako bibili ng mga libo-libong halaga ng mga pots and pans. So, ito ay saucepan na 20 cm. Ayan, sa mga beginner lang din sa mga gamit sa bahay, yung mga saucepan, yung mga fry pan, meron din silang mga sizes. So, ito pala yung kanina, 16 cm yung size niya. So, sakto lang ito sa mga noodles, ganyan. Ito namang 20 cm, sakto sa mga luto, mga menudo, adobo, sinigang. Itong rice cooker, 945 pesos. Tapos, nabili ko siya sa loob ng Trinoma Department Store, pero sa Anson. So, store within the store siya. So, 945 pesos. Hindi siya naka-sale. Pero nagustuhan ko kasi dito yung kulay niya. Same laman sa loob, meron siya nung takip, steamer, baso pang measure, paper instruction, ito yung lutuan. Alam ko meron tong ano yung sandok para sa kanin, pero nawawala. Okay, baka nasa labas na siya. So, ito yung conventional na rice cooker. Yung meron siyang button, tapos warm and cook lang. Asahi, 945 pesos na rice cooker. So, yun lahat ng nabili ko sa Trinoma Department Store. Ito naman, nabili ko sa Farmers Plaza. Mahilig kasi akong bumili din doon kasi ang gaganda ng mga gamit, tapos mura lang. So, una, ito nabili ko sa Daiso na rose gold, 88 pesos lang, tapos elephant siya. So, pag nakalagay siya sa room, elephant in the room ang ganap niya. Maliit lang, pero maganda naman. Tapos, yung pagkagawa sa kanya, pulido naman yung pagkakakulay. Sa Abenson yata, sa Farmers Plaza, bumili ako ng TV Plus. Kung nakita nyo na yung bahay, meron siyang built-in na dalawang TV na kasama sa rent. Luma na siya, pero okay lang sa akin kasi bihira akong manood ng TV. Sobrang ang lamo ng signal niya. So, bumili ako ng TV Plus para sa mga pagkakataong may bisita or kapag yung mami ko dadalaw dito, at least may mapapanood naman. So, itong TV Plus ay 1,499 pesos. Maganda dito, kahit wala ka ng cable, ang linaw ng mga channel. Tapos, meron pa siyang mga additional channels. Ayun nga lang, hindi ko nagustuhan dito, yung walang GMA7. Kasi, kahit naman ABS-CBN ng producer niya, sana naman lang hindi mo isabotage yung ka-competition mo pag ganun. Sana lagyan mo pa din. Or baka hindi ko lang alam yung setting. Pero wala talaga siyang GMA7 sa akin nung in-install. Wala na siyang laman kasi naipakabit na. Ayan. Pero ang laman niya, meron siya yung mismong unit, may remote control, meron siyang battery. Tapos meron na siyang kasamang antenna at cordon. So lahat-lahat na. Ito naman, mga nabili ko sa Lazada. Mahilig ako mag-online shopping kasi minsan may mga gamit na wala sa mga physical stores, sa mga department store na meron sa Lazada. So ito, pag bibili kayo sa Lazada guys, meron akong video na finiture ko yung shop back. Na tuwing magsa-shopping ka sa Lazada, meron cash back. So may babalik sa yung pera bukod pa sa mga discounts na makukuha mo sa Lazada. So click nyo yung video para mapanood nyo or check yung description box para sa more information about shop back. Pangalawang bili ko na to ng Cortina. Yung una kasi na hinol ko para sa sala. Medyo blush pink yung kulay niya.
Ito naman, bumili ako ng dalawang piraso. Ang isang piraso niya, 745 pesos. Maganda kasi yung picture niya dun sa Lazada kasi meron siyang mga butas. So, kapag nilagay mo siya sa bintana mo, so, magiging dark. Pero kapag maliwanag sa labas, parang may mga butas siya. So, mag-reflect yung light dun, tatago. So, parang siya may mga star-star. Sobrang ganda. Tapos, meron na din siyang patong na sheer na curtain. Ang di ko lang nagustuhan, unang-una, yung kulay niya, masyadong bright yung pagka-pink. Parang nagiging pula nga na violet. Eh gusto, alam niyo naman ang gusto ko, yung light lang na pink, yung parang blush lang sana. Ang pangalawang di ko nagustuhan, sobrang iksi niya. Kasi yung mga curtain na ganito, usually, 10 piraso yung bilog niya, yung holder niya. So, medyo malaki yun, medyo mahaba. Ito, 6 piraso lang. So, sobrang iksi niya. Inisip ko nga baka hindi kasha yung dalawa sa bintana kasi masyadong maliit. Pero okay naman siya. Mura na siya sa 745. Yun nga lang, sana mas totoo yung kulay sa picture at saka sana mas mahaba. Ito naman sa Lazada din, isang set ng duvet cover. So, iba-ibang size niya. Merong small, medium, tsaka large. Parang 1,200 ata pagkabili ko dito. Yun nga lang, kapag bibili talaga kayo online, kailangan basahin nyo lahat ng instruction para alam nyo yung measurement at saka yung mga inclusions. Ito kasi, okay naman yung measurement niya for single bed lang. Yun nga lang, hindi ko nabasa na isa lang pala yung piraso ng pillow cover. Pero ang maganda dito, pwede mo siyang lagyan ng comforter sa loob. So, kapag mainit, halimbawa summer, tapos gusto mo lang manipis na kumot, ayan. So, ito lang siya, as is mo lang siyang gamitin. Pero kung medyo malamig, kung feeling winter ka naman, or kapag yung mga Pasko, ganyan, medyo malamig, or kapag medyo yayamanin, naka-aircon, pwede mo siyang buksan, tapos lagyan mo siya ng comforter na for single bed lang, kasi maliit lang talaga siya. 3 sizes niya, pero I suggest, kung gusto niyo na medyo mas malaki, tsaka makover yung gilid ng kama niyo, kuha kayo ng medium size. Tapos, mas maganda din kung sukatin niyo, para talagang sakto sa size na gusto niyo. Pero ang ganda niya, kasi mukha siyang social, kahit mumurahin lang, para siyang yung may design na parang tufted din. Ganon din yung ganap niya. Ayan, sobrang ganda. Tapos, ang dali pang laban, madali din matuyo. Pinakuling nabili ko na para sa haul na to ay itong ottoman na upuan. Ito, nakasale siya dati 6,000 pesos. Tapos, 4,000 pesos na lang sa SM Department Store, sa Cubao branch naman. Ang maganda kasi dito, dahil nga ottoman siya, so space saver, lalo na kung maliit lang yung bahay or limited yung mga storage or cabinet, nabubuksan sa loob. So, pwede mo lagyan ng mga siguro kumot, damit. Huwag naman sobrang bigat kasi yung stand niya, yung legs niya, medyo hindi masyadong matibay para sa akin. Pero maganda, hindi siya leather, para siyang fabric yung material niya. Tapos meron siyang lock. Yung color niya, nag-aagaw siya sa parang beige na gray. Tapos yung ibabaw naman niya, yung uso ngayon na tufted din siya. Maganda siya ang accent sa bahay. Tapos, okay din namang upuan. Siguro mga 3 tao yung kayang umupo. Pero ang tip ko lang sa inyo, kung bibili kayo ng mga gamit, kailangan pulido. Huwag kayong magmamadali. Kailangan inspeksyonin nyo. Kung mas maganda, ipasubok nyo talaga. Huwag yung pabalot mo lang tapos bibili ka na. Ito kasi, nung binili ko to, kasama ko yung 2 aso. So, medyo hassle. Nagmamadali kasi paggabi na. Tapos, nung binili ko siya, syempre, umingi ako ng bagong stock. So, hindi pinaka-display. So, ang nangyari, hindi ko na siya pinatry. So, yung 4 na paa, hindi ko na-trinay kung talagang kakabit. Ang nangyari, pag uwi ko sa bahay, kinabukasan, dun ko lang siya sa net up, dun ko lang nakita na yung isang pala niya, hindi umiikot, parang wala siya yung parang socket na para mag-lock yung paa. So, ang nangyari, sobrang hassle, bumalik pa ako ng SM Cubao. Buti na lang, meron pa silang stock. Pero, paano kung last piece na lang pala siya, diba? Tapos, nabili mo na, hindi mo na siya maaagapan. Mas maganda bumili ng hindi nagmamadali. Dahan-dahan lang. Mas okay na yun. Medyo matagal at least sigurado sa lahat ng bagay na binibili. So yan, 4,000 pesos. Sobrang gandang accent sa living room. Kung sa kwarto naman, pwede din sa end ng kama. So, yun lahat ang napamili ko para sa bahay. So, iba't ibang klase ng gamit pang dekorasyon, gamit sa kusina at sa kwarto. Sana meron kayo nakuhang tip kung saan ba makakabili ng mga gamit na gusto nyo at kung magkano. Kung first time mo lang ako napanood, please subscribe to my channel. At kung matalaga ng subscriber, let me know kung gusto mo yung bagong haircut ko na nagpa-iksi na ako ng buhok. So, thank you for watching. Please follow me on Instagram and Facebook. Search mo lang at Real Asian Beauty. See you next time. Bye-bye!